program. Oh, bakit may dumadadi-dadi sa akin dyan, ha? Oo. Hello? Who's this? Hello? Yo. Yo. Oh, bakit yun ang pinasagot mo? Oh. Di pa sagot yung di pa tapos yung kanta, mayroon ng Dad? Daddy? Magandang umaga. Welcome back to the program. It's 11:52 on the TikTok. Kathy G, may nagtatanong dito. DJ Max, saan nga ba talaga sinusot ang sing-sing? Sa kaliwa o sa kanan? Saan ba talaga, Kathy G? Sa baba, sa kaliwa eh. Gano'n lang kayo. Ha? Eh, alam ko, kaliwa naman talaga dapat kasi connected to the heart yun, diba? Eh, bakit pag sa kaliwa, sa'yo mo, ay, nangangaliwa ka, no? Ibang usapan naman yun. Pero sa kaliwa daw talaga, diba? O yung kaliwang ring finger. Kasi traditional daw talaga yun nasa left dahil si sinasabi ng ano ng medical science. Actually, noon pa kung papaanong gumagana ang circular system ng tao. Oh, I mean circular na rin. Circulatory system pala. Oh, yun. A circulatory system. Meron daw kasing ano, Kati G, meron daw ugat na direktang tumatama sa fourth finger ng kaliwang kamay na konektado. Saan? Sa puso. Oh, ganun. Kala mo, ha? Ah, galing din yan kay prop. Hindi, pero ako dito sa kanan ako nagsusuot kasi dito naman, dito mo isinuot kaya hindi ko na nilipat. Bakit sa kanan na kamay kong sinuot mo? Oh. Alam mo, DJ, ikaw sa kaliwa mo nilagay ko eh kasi alam ko yan eh. Bakit ako sa kanan? Talaga, sa kaliwa ko kaya nilagay sa'yo, nilipat mo lang dyan sa kanan. Ay, hindi ko nilipat. No, hindi ko nilipat. Dito talaga, dito mo siya sinuot. O, hindi nga nagreklamo yung pare. Hindi nga nagreklamo. O, di ba? Ay, hindi, may video yan. Tingnan mo pa sa video. Dito mo talaga sinuot sa kanan. Dito po sinuot ni Kati G sa kanan. Kaya hindi ko na inalis. O, dito nga ba? Hindi, pero ang tradisyon daw talaga, nasa kaliwa. Kasi nga daw, meron yan direktang, may ugat na direktang tumatama sa fourth finger ng kaliwang kamay na konektado sa puso. O di, di lilipat ko, pero mas maganda kung ikaw maglipat. Di ba? Ako lang magtatanggal, ikaw maglalagay. Di ba, masama ba talaga daw na tinatanggal mo ang wedding ring ng partner mo? Masama kapag tinanggal mo siya tapos may iba kang intention. Ano? Like for example, tinanggal mo yung wedding ring mo at iba pala ang intention mo kung bakit ka nagtanggal ng wedding ring. Hindi! Ang sabi ko, ikaw mismo. Kunwari, ikaw, tatanggalin mo yung pauhubad ko sa'yo yung wedding ring ko. Bawal yun, di ba? Dapat ako magtanggal. Pero, sabi, mag-aaway daw kayo. Malamang nung tulog ako, tinanggal mo to. Kaya tayo nag-aaway. Okay, sabi ni Carla Gutierrez, ganyan ang asawa ko, DJ Mac. Abay ang tawagan namin. Biglang tinawag niya akong mama. Aba, anyari, nang gigil match talaga ako. Abay ang tawagan nila. Bigla siya tinawag na mama. Oh. Ay, baka naman kasi, mama na siya noon time na yun. Oh, diba? May baby baka na kayo. Nakikinig siya ng time na yun sa Queen. Ano na? Nakikinig siya ng mga kanta ng Queen. Oh, wow! Nakakatawa! Nakakatawa! Nag-joke pa, oh. Mama! Ay, mama! Ganon? Grabe, ah. Okay, so anyways, anong gagawin mo? Lulusutan mo ba o aaminin mo kung ikaw ay, okay, ikaw ay, o kung natawag mong ibang pangalan o ibang pet name, ang iyong partner. O ito, Kati G. Ito lang, bala, bigla lang pumasok sa isip ko. What if nga na ano, ay, nawala tuloy, nakalimutan ko rin. Okay, what if nga natawag mo yung partner mo na yan? Magagalit ka ba o hindi? Ayan, at papaano mo, kung ikaw naman ang tanongin, magagalit ka ba kagad o hindi? May inis o magagalit? Kung natawag kitang iba? Nung natawag ba kitang iba dati o ibang pet name, nagalit ka? O nainis ka lang? Hindi ka, tinanong kita. Tinanong mo ko na ano? Kita. Bakit bed? Ha? Ah, bakit yun? May kasamang sampal ata yun. May kasamang? Sampal. Wala, grabe, wala. Never pong nangyari sa akin yan, sabi ni Rebs. Okay.
Kasi lahat naman ng naging ex ko, tawag ko sa kanila, ay iisa lang. Oh, ganun. At least, kung mag-cross naman lang ang landas namin ni ex at ni future, no need to explain kasi di naman nila mahalata eh. Diba? Yan, ang, yan yung payo sa akin dati na ano, isang tawag ka lang. Sino pa nagpayo sa iyo yan? Ha? Hindi ko na siyempre sasabihin. Ayun. Ito pa, Kati G. Paano kung, kasi di ba ang tanong natin, aaminin mo ba? O magpapalusot ka? Paano kung inamin ko sa'yo na nagkamali lang talaga ako? Wala naman ako intention. O, para sa'yo, palusot na agad. Para magka, bakit biglang yun ang nagsabi? I don't know. Sometimes out of nowhere, di ba? Out of ano, expression or I don't know. Basta bigla lang. Lahat ng bagay na nasasabi ng niya. O, tingnan mo, lagi mayro ka explanation. May tahitan. Lagi ka may explanation talaga. O. Ba't ako aamin? Wala namang, ano, walang aminan, panindigan, kayang-kayang lusutan yan, sabi ni Wakihan. Huwag mong subukan aminin kasi masisira buhay mo, sabi niya. O, may sinabi ka kanina, I like the answer of who? Babasahin mo? Si Rodel Barrera. Meron ba si Rodel? Di ko nakita. Sa live? Sa live. Ah, sa live. Okay. Hi muna kay Dingra Barrera. Ayan. Kapag naitawag ko sa partner ko, yung ibang pangalan, sasabihin ko, ano to? Wait lang, ha? Ay, hindi ko makita, eh. Ang sasabihin ko, ayun. Sorry, love. Naalala ko yan kasi... Yan ang pangalan ng kabayo ng kumpare ko. Ayan, kabayo na tinayaan ng kumpare ko. Ayun, ganun pala yun. Oh, di ba? Oh, magsama kayo ng kabayo niya. Ah, yung tinayaan niya sa karera. Oh, tama naman. May point naman siya. Minsan, bakit, Kati G? Di ba sabi mo, dati kang ano... Dati kang ano dyan sa Santa Ana. Di ba? Paano nga yung ginagawa mo? Paano nga yung, ano? Paano nga yung ad-libbing doon? Paano yung ad-lib doon, Kati G? Kati G, and the corner, and cross silver lining now on the top. Oh? Di ba yung ano? Silver lining now, crossing the golden lining. Ano? Oh, di ba? E paano nga yun? Kung yun ang pangalan niya. Oh, naitawag ko eh. Kasi galing kami ng karerahan nun eh. Sabagay, siguro mukhang kabayo rin yun. Kaya yun. Tsaka huwag mo na alalahanin yun. Mukhang kabayo yun eh. Oh, di ba? Oh. Walang aminan, sabi ni Erwin. Gamitin ang ipinagbabawal na technique. Magpalusot kung kayang lumusot. Grabe talaga kayo mga boys. Masyado nyo akong nilulunod dito. Imbis na suportahan, eh, ganito ginagawa niyo sa akin. Lityugas. Oo. Alrighty. Live tayo, ha? Live pa rin tayo. At syempre, meron pa tayong oras. We'll catch you again on the last and final hour of the program dahil pananghalian time na, Kati G. Oh. Yes. Pananghalian na. Ano ba ulam natin dyan? Ay, pinagbaunan mo nga pala ako, no? Diba? Uh-oh. Ang sweet nito. Thank you, bebe. Oh. Pagod mo lang ka sana pag kinain mo yun. Grabe ka talaga. Ang sama nito. Huwag ganun. May katotohanan yan. Yung mga ganyang klaseng ano, pananalita. Pag gano'n, halimbawa, binaunan ka, oh. Tapos nag-thank you ka, ganun. Oo. Nandito pa naman si Chichi. Okay. Okay, manangalian na muna tayo while we enjoy more of the music. At let's wrap it up. Ayan. Pero kung meron ka pang kasagutan, pwede mo pang ihabol yan sa 0998-961-9711 or mag-comment sa nakapost sa Catmac 1FM Facebook account. Ibang pangalan o ibang pet name ang naitawag mo kay partner, lulusutan o aaminin, alin dyan ang mas gagawin mo at paano? Dito lang on the Music of Summer, we are your only 1FM. Wan lang yan! M&M! Wow pare, big time! Tumatambay sa kasino! Kanina ka pa dito ah! Eh, alam mo naman, pinatatagal ko lang itong chip ko. Oh, wan lang yan. 1FM! You're only 1FM!
talaga pag pinapakinggan ka. Ano man ang mood ko, madali kong masakyan. Mga trip mong di nakakasawa, ikaw ay palaging nandyan. Umaraw ano umulan, kaibigan sa tawanan, kantahan, makabuluhang kwentuhan. One lang yan. Pag binubuksan ko na ang radio, ikaw ang hanap ko. One lang yan. FM, you're only naguguluhan ka na ba? Baka makatulong kami dyan, Kawan!